Hello mga believers, this is your mentor Billy. And for today's vlog, papakita namin sa inyo kung anong nag-transpire o anong nangyari ng ating first meet and greet ng Believer Squad. So, if hindi ka pa part ng aming Facebook community, go ahead and punta ka sa description tapos mag-click ka na ng link and join our Facebook community para mapasama ka rin aming magandang community and growing, di ba? About winning mindset, success, personal development, yan ang mga nangyari sa group natin. When Mentor Billy and I started, parang naisip namin, ano ba pwede natin gawin, right? How can we reach to young people or other people na, you know, perhaps naghahanap ng pabarkada, naghahanap ng mga pwedeng gawin sa internet, gusto mag-vlog, gusto matuto ng Mentor Billy. And then, we started the Billyverse Squad. Makikita na natin in person, talagang ibigay natin ang ating energy and happiness. Oh, yeah. He has been the source of inspiration sa online community ngayon. So he's been inspiring, but especially the youth, no, mentor. And talaga naman sobrang dati pa niya mga activities and vlogs na lalabas. Yes, grabe, just to tell you, no, sobrang nakakatuwa. Kasi we're already on our 40,000 subscribers. Ah! Kanyari, nasabi niya ganito, ipamimigay ko kalahati ng kaharian ko dun sa taong makakatawid dito. Ganun, una, ganyan. Tapos sabi, makawal, tanggalin ng takip. Hindi na ganun. Pagtanggal nung ganun, may pating, may piraga, may alligator, nagagalungan. Lahat ngayon ng mga lalaki na nagtutulakan, medyo parang, yun ko na. Sino matama? May pabalot? Pagtanon, nagulat lahat ng mga tao. Kasi yung ganyan. Tapos nakatawid siya. Pagtawid niya ganyan, kasi napanalunan mo kalahati ng kaharian ko. Pagano'n pa rin? O ganyan? Sabi niya ganun. Hindi ka pa natuto ha? Papapangasawa mo to, anak ko, itong prinsesa, yung pinakamagandang babae sa ating kaharian. Ito na. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi niya, alin? Ganyan. Sabi niya, anong problema mo? Gumanito siya. Kung sino mang pumulang sa akin, mamatay ka na sana. Ito, di ba? Yung pala hindi naman yung gusto, di ba? Pinulak siya. Kaya lang, pagtulak sa kanya, dahil nakita niya may piranha, may pati, yeah, may mga alligator. Ano? Kung ikaw yun, buhay mo na. Lamoy ka hindi. Lamoy! Di ba? So sa akin, ganyan yung nangyari sa akin. Eh, pag tinulak ako ni Mentor Royce, na sabi ko, plano kong mag-vlog, ganito gusto kong mangyari. Marami kong gusto kong pabataan na may influensyaan at matulungan, ma-educate at ma-empower. So, syempre, ang dami natin nag-usapan, sabay, next week na, next month, ganyan. Sabi niya sa akin, Mentor, alam mo ba, di ba, kapag may gusto, dapat gawa na paraan. Di ba, lagi sinasabi, di ba, sa vlogs ko? Kapag ayaw, marami? Ay, nanonood nga sila. Ano yung sasabi ko, walang yung mayaman ng puro? Diba? Kung hindi, mga mapaparaan. So, eto na, na-order na ako. Guys, shoot 10 minutes or less. Shoot, edit, upload. Para sa akin ito. Thankful ako dun sa mga taong nakapaligid sa akin kasi nakita nila yung vision na gusto kong mangyari. Bakit ba ako nag-vlog? Dahil ba sa pera? 10, kasi okay na ako dyan. Diba? Dun po sa mga hindi nakakilala sa amin, kami po ng wife ko, negosyante po kami. Ngayon, pumutudod, I'm also a motivational speaker and more a public speaker. Nag-iibot po ako sa iba-ibang skwelahan dahil yung aking mentor na nag-influensya din sa akin na nagbundiyok, nagtulak, nag-motivate, nag-inspire. Walang iba kundi si Francis ko. Si Sir Francis, nag-iibot siya sa iba-ibang skwelahan, tapos nagbibigay siya ng libreng ko. Pero sa mga private na mga malalaki kumpanya, hinahire siya literal guys. Ngayon ito. Dahil doon, syempre, pag mentor mo, di ba susundan mo yung path na tinatahak niya, tama? So, sabi ko, nag-enjoy naman akong nag
training, actually, yung una ko training sa ibang bansa. Nung na-realize ko, sabi sa akin, natatanggap na message. Tapos sabi ko, pag tinignan ko yung demographic, alam nyo ba, 500 lang sa 3,000 ang taga Metro Manila. Yung 2,500, naghahalong international at saka probinsya. Sa akin, nakakatuwa, kasi sa totoo lang guys, kinakabahan ako kanina dahil ng ulan. Kaya, yun yung purpose talaga nito. It's not actually about me, it's actually about you. Alam nyo naman sa pag-YouTube, di ba, ito po yung mga kasama ko sa Vloggers Philippines, sa pag-YouTube mo, mali talaga yung kita dyan. Unless, pag perang tinarget mo, hindi ka tatagal. Tama? Kailangan passion mo siya. Na kahit na mahirap, kahit na hindi ka nababayaran, gagawin at gagawin mo siya. Ang idea namin sa Believer Squad, ganito. Open siya for everyone. Pero ang point ko lang dito, gusto namin, pag sinabing safe, ano yung sabihin ng Metro Royce? Walang judger. Sabihin, pansinin mo kanina, di ba dito hindi ka ma-opera, hindi ka babasarin. Kasi, para sa amin, yung totoong ganda, wala naman sa panglabas, nasa pangloob. At kadalasan, alam nyo ba, kapag na-develop mo yung pangloob mo, yung values at character mo, yung panglabas mo, gumaganda. When we say safe, bukod sa walang mag-judge dito, ang gusto ko sana, matutunan natin respetuhin yung bawat isa. May kanya-kanya tayong religion, may kanya-kanya tayong political ideas, tama? May kanya-kanya tayong pinanggalingan. Pero alam mo ba, kapag natutunan natin respetuhin yung bawat isa, matutunan natin lumaki yung isang komunidad. Amin, kaya nga squad yung gusto namin kumbagahin ni Believers Community. Sa Believers, di ba pangalan mo yun? Pag pinasa mo kasi talaga yun, Tagalog doon, naniniwala. Kung sinabi yung community namin, ito yung mga taong naniniwala na kaya nilang baguhin yung buhay nila. Kasi sino dito gusto baguhin yung buhay niya? Diba parang believer as one word na parang naniniwala. Pero ang ibig din sabihin ng Billy's Universe, so doon sa mga content na pinapakita ko sa social media, actually what you see is what you get. Na yung four aspects, relationship, yung family, kaya makita nyo sa event ko ngayon, bin-bin ko yung mga anak ko yung kasawa ko. Spiritual, importante yan, kasi pwedeng successful ka nga, pero kung hindi naman kompleto yung spiritual mo, di ba, may kulang. Kaya kung may mga successful na tao na magtataka ka, bakit malungkot sila? And then, yung next naman, financial. So, hindi naman pwede na okay spiritual yun, tapos pagdating sa financial, hindi ka naman okay. And last, yung personal development. Ano yung ibig sabihin ng personal development? Ang ibig sabihin nito, ba, ito yung dine-develop ko yung sarili mo. Pwede, nagalaw ka lang. Kapag hindi ka continuous na nag-grow as a person, mahihirapan at mahihirapan. Kapala yung sinasabi, if you're not growing, you are an easy target. Easy target saan? Ang goal natin, dapat every year, every month, nag-grow ka. You learn how to sing, or you meet friends, anything na new. Basta dapat nag-grow ka. You learn how to do business. Kasi pag hindi, ang mangyayari sa'yo, you're going to be an easy target saan? Pressure, stress, sa mga negative na pwede mangyari sa buhay. That's why you really need to focus on growth. Sabi mo growth. Grow. Sabi mo grow. Ha? Meron go, glow, and grow. So, focus natin mag-grow as an individual. Why? Kasi if mag-focus tayo mag-grow, if we grow some roots, yung foundation natin magiging solid. Hindi ka mayayain bigla yan. But if you also focus on growth, then you bear fruit. Diba? Sino dito gusto pagdating ng panahon, maging successful o mayaman, tasa ka man. Pero point ko lang ito, ang pagyaman, pag-deliver sa pinag-usapan, financial, personal, relationship, negative, yan yung true wealth and success for me. And ang gusto ko, dun sa community natin, ganito. Habang nag-grow yung channel natin, hindi ko lang ito channel natin to. Habang ako nag-grow, ang gusto ko, kayong mga nag-subscribe dun sa channel namin, mag-grow. Bakit? Makapansin mo, bibihira yung vlogger na meron kang assignment. Diba sa mga vlogs, kung meron kayong assignment, ginagawa nyo ba? Yes. Dapat gawin nyo, bakit? Kasi pag ginagawa nyo yung mga tinuturo ko sa'yo, kung studyante ka, gagaling kang mag-aral. Kung mga negosyante naman, ma-apply mo yun, kikita ka. Tama? Yung mga vloggers naman, gusto nila personal development, ano mangyayari? Siyempre, the more nilang mas lalong maging articulate, mas lalong mabuild ang confidence level, mas lalong ka ma-empower, mas lalong gaganda yung performance mo sa camera, mas lalong ka makakakonnect yung mga subscribers din sa kanila. So, personal development. Sa akin, ang gusto ko, para maging kakaiba, ang gusto ko sa community natin, YouTube community, or sa Believer Squad, gusto ko, habang lumalaki kami, gusto namin kayo din lumaki. Okay na din ba yun? Yes! Okay na okay, kasi bakit? Hindi ko lang kayo hinihikayat para manood. Hinihikayat kasi walang kwenta yun kung manood ka lang na manood. Hindi ba manood ka lang ng TV, kaka entertain. Pero gusto ko, I want to create a change. I want to create something na tipo magkakaroon ng ripple effect or yung tinatawag na pay it forward. Kung bawat isa sa inyo, matulungan ko in a way na ma-empower. Or lahat kayo matutong umayos, di ba? Maging disiplinado. Uunlad at uunlad yung Pilipinas, tama? Tama. So yung pangarap kong maging presidente ng Pilipinas, hindi ko na siya magagawa kasi mental pain. Ayaw niya nang may asawa ko pasok sa politics. Pero sabi niya, hindi gawin mo na lang, kumakaroon sarili mong community.
So tama nga naman, hindi ko na kailangang tumakbo, tulong na lang ako diretso. Diba? Safe pa, tama? Pero point ko lang, ito yung sinisugalan mo sa akin. 36 years old pa lang ako, yung biyahe ko, pasimula pa lang. Maraming nga nagsasabi, Mentor Billy, day 1 ko pa lang daw, sabi niya, yung vlog 1 ko pa lang, nandun na daw sila, 300 pa lang daw yung subscribers ko nung time na yun. Sabi niya, ba't Mentor, nababaliw ako, parang pag-ingat ko lang, parang ba't ngayon, nung last time, parang 9 na lang, ngayon, tas 12, tas ngayon, 40 na. Ngayon kasi, anong nangyayari? Mas na-realize ko na yung power ng social media, kapag nag-add value ka, okay? Yung tinuturo ko, sino yung napanood na yung Cave? Cave, hindi niya pa napanood? Okay lang, share ko lang? Okay lang? Yes. Ito, C, connect. Pag nakikonnect ka sa mga nag-subscribe sa'yo, sa mga followers mo, or nakipag-communicate ka, tama ba, hindi ba kayo nagre-reply ako sa mga nag-message? Yes. Tama? Nang hindi ko na mapabayaan yung family ko and business ha, kasi may oras ako. Ang bilis ko mag-time. Hindi niya ako kinugulo pag oras na ng 7:30 and 11 a.m. Ganon. Pagkatapos naman nun, yun na, family, business naman. May oras. When you connect and you communicate, you establish rapport and build relationship. Tama? Tama. Okay. And then, syempre, pagkatapos yan, AV, ano yun? Add value. Okay? When you say add value, yung mga content ko, hindi lang siya tipong nage-entertain. Pero may mga natututunan ba kayo? Yes! Na-inspire ka ba? Yes! Kasi hindi ba namo-motivate lang? Ang difference ng inspired sa motivate, motivate pwede mo lang gawin. Pagkatapos bukas, pwede nga tulog mo nakalimutan. Pero pag na-inspire ka to act, may ginawa ka, may bagong na nangyayari sa buhay mo. Agree? Yes! It's engagement. Kapag may engagement, may ano ka na, may na-invest ka na. Parang yung ginagawa natin ngayon, diba? May yung na mga nakikilala ko sa inyo na, diba, hindi mo kami kilala, tapos yung dalawa, pinagdikit ko doon sa mga group, etc. Nagiging engaged na tayo na pagdating ng panahon, diba, kayo yung mga unang wave ng mga Believers Squad members na darating yung panahon, may mga taong maglo-look up na sa'yo kasi kayo na yung nagkaroon ng resulta. Tama. Tanong, nagawa na ba sa Pilipinas yan yung ganitong community, di ba? Na YouTube, di ba? Sa Amerika, sa ibang bansa, oo. Okay, ano yun? Sila Gary Vaynerchuk. Okay, may mga community sila na literal na nakakapagtulungan. Okay, bawal Lega doon, bawal O'Brien. Di ba? Tingnan nyo. Pagkatapos saan sabihin na, nung lahat na gumagawa, di ba parang isipin mo, wala naman rason para ikaw ay mahila. Tama. Kasi lahat naman tayo dito anak ni Lord. Correct? Tama. Lahat tayo dito champion. Agree, disagree? Agree! Champion ka! Bakit? Sa dinami-dami, no? Nang pwedeng mabuhok ng mami at daddy mo, ikaw yung nabuhok, ikaw yung nandito, ikaw yung nabubuhay. Tama? I'm a firm believer that if you're living, your life means something. That's why I stand for people who don't have a voice. Yung tipong, you feel sometimes na you're alone or sometimes you're being neglected. Pero alam mo, maniwala ako sa hindi. Darating yung panahon, minsan nga, kung sino pa yung mga tahimik lang. Sila pa yung may malaking purpose. Sila pa yung mas may maraming napuproduce. Sila pa yung mas, ano mo yun, mas nakikilala. So sa akin, I'm just very thankful and for tonight, this is not just to celebrate me, but actually to celebrate all of you. Dito kayo may excite. Ang pinaka-ultimate goal ko sa channel natin, okay, pagdating ng panahon, pag umabot tayo ng 100,000, magpapamigay ako ng 10 cellphone. Tapos ito pa, yung pinaka-ultimate goal ko doon, makapag-transponary 1 million members, subscribers, ang goal ko makapagpamigay ng brand new na sasakyan. Wow! Pagka sobrang solid na, ang gagawin ko ngayon ganito, kasi I'm a firm believer of education. Okay? Like what I told you, I don't need the money. Okay? Ayaw ko talaga itong feeding program kasi minutong mo lang yung bata. Tama? Tapos, tutupin sila bukas. Ako talaga edukasyon. Education. Kaya ako trainer. Tama? So ngayon, ang ultimate goal ko ito, magpapamigay kami ng wife ko ng scholarship. Pagka-hit natin yung 20,000 subscribers. Parang sa akin, sabi ko nga, alam mo yun, nakukonvince ko yung mga kapwa ko Pilipino na to help other people, sa tingin ko, we can make a huge impact. Because I wouldn't have, hindi ko talaga ito magagawa ng bagay. Diba?
And of course, last but not the least, si mentor is talaga. Grabe. Special mention, di ba? Kapag challenge, hindi ka mo negative, basta challenge ka talaga. Pero kapag challenge, hindi ka mo as pagsubok, as test, gagawin kang isang matibay na tao. So I hope guys, you continue supporting our community. Hindi lang po tayo may ganito. Darating pa naman mag-invite ako sa inyo na pupunta tayo sa mga, let's say, orphanage. Gusto ko magpasalamat sa lahat sa pagpunta. This is the first meet and greet, pero I'm sure this won't be the last. Oh, ayan. So for sure, nakita nyo na at napakinggan kung ano ba yung balak namin. Paano ba palalaki at the same time para saan ba yung ating Facebook group? Hindi ka pa part, don't forget to subscribe, like, and share our vlogs and same time join our Facebook group. But wait, there's more, di ba? So if gusto mo manalo ng GOUACHE canvas bag, meron tayong iraraffle na isa na green bag this coming Saturday. Ito yung itsura niya. Ito, di ba? So itong green canvas bag na to ipamigay natin sa Saturday. All you have to do is go to vlog 160. Doon makikita nyo po kung ano mechanics. Follow nyo lang siya. Then, iraraffle na natin yan tapos i-announce namin kung sino winner this coming Saturday ng 11 a.m. sa ating Saturday vlog. So, with that, this is